gaano kaya kalayo o kaya saan kaya tumama yung isang kidlat? Posible kayang malaman gaano kalayo yung isang kidlat mula sa iyo sa pamamagitan lang ng pagbibilang? Posible. Sa unang video ko na to, tuturuan ko kayo paano malaman gaano kalayo yung isang kidlat mula sa iyo sa pamamagitan lang ng pagbibilang. Simulan natin. Halimbawa, tumama yung isang kidlat dito sa isang specific location. Habang ikaw naman, nakatayo dito. Ayan. Gusto mo malaman gaano kalayo yung isang kidlat mula sa'yo. Okay? Ano ba yung kidlat? Ang kidlat ay pagdaloy ng isang mataas na boltahe ng kuryente. Mataas na boltahe, sobrang init. Mataas na temperature. So, mataas na temperature, ang nangyayari sa sobrang init, nag-i-expand yung hangin kung saan tumama yung kidlat. Sa pag-expand ng hangin, ang nangyayari, nagkakaroon ng tinatawag na shockwave. Doon na ngayon nagkakaroon ng sound o yung tinatawag na thunder. O, sa Tagalog, kulog. Sa madaling sabi, pagkatama ng kidlat, meron kang makikita na liwanag. Yun yung tinatawag na lightning. O, meron kang makikitang light. So, sa pagtama ng kidlat, sabi ko, nagpo-produce ng sound. Okay. So, magpo-produce ng sound, yun yung tinatawag na kulog, o sa English, ay thunder. Ngayon, paano malaman gaano kalayo yung isang kidlat mula sa'yo? Pwede mong gawin, by definition ng speed, is equal to distance over time. So, pwede nating i-estimate yung itinrabel ng sound waves mula doon sa kidlat papunta sa'yo. Okay, ibig sabihin, therefore, distance is equal to speed times time. Okay. Ngayon, ano yung speed ng sound? Ang speed ng sound, standard, is 343 meters per second. Take note, nagtatravel ang sound sa medium. Okay. Sa case natin, yung medium, kung saan nagtatravel o saan nagtatransfer yung sound waves through vibration sa air. So, hindi basta air, merong specific na temperature ng hangin, 20 degrees Celsius. Itong speed na to, 343 meters per second. Yan yung speed ng sound, standard sa air at 20 degrees Celsius. Ngayon, ibig sabihin, meron ako nung speed. Ang kailangan ko na lang malaman, ano yung time na travel nung sound mula kung saan siya tumama papunta sa'yo, papunta sa tenga mo. O, halimbawa, wala kang kahit anong gadgets o stopwatch. So, pwedeng ma-estimate yung time na na-consume nung sound wave. Paano yun? Magbibilang ka lang. Pero hindi ka basta magbibilang. Hindi yung normal na bilang na 1, 2, 3, hindi. Ang gagawin mo, bago kang, pagkatapos ng bawat number, dudugtungan mo lang yung certain word. Ang kalimitan na ginagamit, 1,000. For example, 1,000, 2,000, 3,000. Bakit? Dahil habang sinasabi mo yung 1,000, ang katumbas nun halos isang segundo. Pwede niyong subukan sa mga stopwatch nyo. Sa halip na gumamit ka ng mga stopwatch, pwede kang magbilang. So, paano yun? So, ganito. Halimbawa, pagkakita mo nung kidlat o nung lightning, yan. Magsimula kang magbilang. So, bilang tayo. 1,000, 2,000, 3,000. Tapos bigla mo narinig yung kulog. Ayan. Bigla mo narinig yung kulog, ibig sabihin, yung time na consume ng sound waves mula dun sa kidlat, papunta sa tenga mo, is 3 seconds. Okay? So, ibig sabihin, meron ako ng speed, meron ako ng time, malalaman ko na ngayon yung distance kung saan tumama yung kidlat. So, ibig sabihin, the distance is simply, rewrite ko lang, speed times time. So, standard speed ng sound is 343 meters per second. Times ko lang, nang nakuha kong time, 3 seconds. So, unit analysis, cancel yung second. Therefore, the distance is, pag kinalik nyo, 1,029 meters. Ibig sabihin, yung distance ng kidlat mula sa'yo is approximately 1 kilometer. So, ganun lang pa simple.
So magbibilang ka lang, so bilang ka lang 1,000, 2,000, 3,000 hanggang marinig mo yung kulog mula pagkakita mo ng kiblat, magbilang ka lang, then i-multiply mo lang ng 343 meters per second. So ganoon lang kadali para malaman gaano kalayo yung isang kiblat mula sa iyo. Ngayon, subukan natin mag-experiment. Tara. So, andito tayo ngayon sa likod ng bahay, sa isang private road. So, ang gagawin natin, mag-experiment tayo. Pero, syempre, mayroon mag-experiment sa kidlat. Kaya sa halip na kidlat, gamit tayo ng alternative. Kung nakikita niyo dun sa malayo, yung isang kotse na naka-hazard, ang gagawin niya, sabay siyang mag-high beam at dipindot sa busina. So, once nakita natin yung ilaw, magsisimula tayo magbilang. Until such time, marinig natin yung busina. Then, kukumpitin natin gano'ng kalayo. Okay? So, para ma-confirm yung pagbibilang natin, sasabayan natin ng stopwatch. Ready? Okay. 1, 2, 3, go! 1,000, 2,000. So, halos 2 seconds. Dito sa stopwatch natin, makikita nyo, pinindot ng ate ko, nasa 2 seconds din nakuha niya. Okay? Based on sa experiment natin, ang nakuha nating time is approximately 2 seconds. Sa madaling sabi, malalaman natin ngayon gaano kalayo yung kotse mula sa atin. So, pwede kong kumpitin. So, therefore, distance is the speed ng sound times the time. So, sabi ko kanina, yung speed ng sound ay 343 meters per second times, nung nakuha nating time, 2 seconds. So, ibig sabihin, yung distance ng kotse is approximately 686 meters. Ngayon, tingnan natin sa Google Map, gano'n kaya kalayo? Tingnan natin. So, based dito sa Google Map, ang distance, actual distance, ay 100 meters lapit dun sa na-compute natin. Ngayon, tanong, ano kaya yung reason ng discrepancy nung na-compute natin? Ang dahilan, yung speed ng sound na ginamit natin ay 343, which is speed ng sound sa air na kung saan ang temperature ay 20 degrees Celsius standard. Kaya lang, nung chinek ko sa temperature, ito, yung temperature ay 28 degrees Celsius. Take note na ang speed ng sound sa gas ay dependent sa temperature ng gas. So, ibig sabihin, hindi na applicable yung 343. Okay. Ngayon, ano yung derived formula para sa speed ng sound at any gas at any temperature? So, pwede niyong tingnan yung derivation nitong formula to sa description below. Pero ibibigay ko na lang. So, speed ng sound at any gas is square root of KRT. Okay, isa-isayin natin ano yung mga variable na yan. Okay, una, yung capital T is the absolute temperature. Absolute temperature in Kelvin. Okay, which is equal to yung temperature mo in Celsius, dagdagan mo lang ng 273 para maging Kelvin. Ngayon, ano naman yung R? Yung R ay specific gas constant. Which is equal to 287 joules per kilogram Kelvin para sa air. Okay? Ano naman yung small letter K? Yan ay specific heat ratio. Which is equal to specific heat ratio in at constant pressure divided by specific heat at constant volume, which is equal to 1.4 para sa air standard. Okay? So, yan yung speed ng sound at any gas at any temperature. Ibig sabihin, yung magiging speed ng sound natin, considering yung temperature during experiment, will be, so, speed ng sound at 28 degrees Celsius ay magiging square root ng 1.4 K ng air times R
ng air na 287 joules per kilogram Kelvin times absolute temperature natin, 28, dagdagan mo lang ng 273 para maging Kelvin. So, cancel. So, baka mayroong magtanong, paano magiging meters per second or unit ng speed? Yung square root ng natirang unit, square root of joule per kilogram. Okay, unit analysis natin. So, square root ng joule, by definition, 1 joule is equal to 1 newton meter. So, then recall, Newton's second law of motion, law of acceleration, force is mass times acceleration. Force na Newton is equal to mass na kilogram times acceleration meters per second squared times nung meter na to divided by kilogram. So, unit analysis, cancel yung kilogram. Matitira meters times meter times meter. So, meter squared per second squared. Square root, so matitira meter per second. So, by unit analysis, yung unit ng square root KRT ay meter per second sa SI. Okay, so, ibig sabihin, mangyayari, pag kinalculate nyo, speed ng sound at 28 degrees Celsius will be 347.8 meters per second. So, ibig sabihin, mas malaki ng halos 4 meters per second kumpara doon sa standard na 343. So, pwede nyo rin makompute yung 343, substitute na lang dito sa formula. So, gamitin nyo yung 20 degrees Celsius. Ibig sabihin, yung magiging distance natin, i-recompute natin, considering tong speed na to, so distance is speed times time. So, speed natin, considering na yung temperature during experiment, during na nag-experiment tayo, 347.8 meters per second. So, times, nung time na na-compute natin or nabilang natin, which is approximately 2 seconds. So, cancel. Therefore, yung magiging distance natin ay, so, times 2, yan ay 695.5 meters, which is mas malapit na ngayon kesa dun sa kinonsider lang natin yung standard na 343. So, yan ay approximately 700 meters na. So, malapit na doon sa nakikita natin sa online map o sa Google map na 700 meters. Okay? Yun yung dahilan ng discrepancy na na-compute natin kanina sa actual distance, yung temperature. Dahil yung speed ng sound ay dependent sa temperature. Ngayon, baka mayroong magtanong, bakit hindi kinonsider yung time ng light to travel mula doon sa source punta sa'yo? Ang sagot, dahil yung speed ng light ay equal to 299,792,458 meters per second. Pero yan ay speed ng light sa vacuum. So, considering sa air, divide mo lang ng refractive index ng air, which is equal to 1.003, refractive index ng air, makukuha mo ngayon yung speed ng light sa air, which is 299,702,547 meters per second. Ito na ngayon yung speed ng light sa air. Sa madaling sabi, approximately equal to 300,000 kilometers per second. So, convert ko lang sa kilometers. Ibig sabihin, halos instantaneous. Pagkatama ng kilat, halos makikita mo siya agad-agad. Imagine niyo 300 kilometers per second. So ganyan kabilis. Yun yung dahilan kung bakit hindi na natin kinonsider yung speed ng light kasi halos instantaneous, sobrang bilis ng speed ng light. Bago ko i-summarize, don't forget to like, share, comment at subscribe para updated kayo sa weekly videos na i-upload ko. To summarize, una, syempre, makikita mo yung lightning. Pag nakita mo ng lightning, sabi ko sa inyo, simulan nyo magbilang 1,000, 2,000, 3,000. Yun yung corresponding time na i-travel approximately nung sound. Until such time, marinig mo yung kulog o sa English, thunder. Kung ano yung mabibilang mo, panguling step, i-multiply mo lang sa standard speed of sound na 343 meters per
Second, yun na ngayon yung distance o layo ng kidlat kung saan siya tumama mula sa'yo, approximately in terms of meter. Okay? Ngayon, tuturuan ko kayo ng shortcut kasi halimbawa, malalaking number na, mahirap na mag-multiply sa isip lang. Ang gawin natin, yung speed ng sound na 343 meters per second, pareho lang yan sa 1 second in every 343 meters na itranabel ng sound wave. Ibig sabihin, i-convert ko lang, in terms of kilometer, merong 1,000 meters in every 1 kilometer. So, cancel yung meter. Therefore, pag dinivide niyan, yan ay 2.9 seconds in every kilometer na itatravel ng sound. So, para ma-account mo, yung error ng pagbibilang, approximately, pwede natin gamitin 3 seconds per kilometer. Okay? So, halimbawa, bigyan natin ng example yung shortcut natin. Halimbawa, nakita mo yung kidlat. Yan. Magsimula ka magbilang, 1,000, 2,000, 3,000. So, yung time mo is 3 seconds. Ang gawin mo, i-divide mo lang ng speed ng reciprocal ng speed ng sound na approximately 3 seconds per kilometer. So, divide by 3 seconds per kilometer. So, cancel yung second. Therefore, approximately 1 kilometer yung layo ng kidlat mula sa'yo. So, ganun lang kasimple. Magbibilang ka lang, pagkakita mo ng kidlat, magsimula kang mabilang, then i-divide mo yung mabibilang mo ng 3, yun na ngayon yung layo sa'yo ng kidlat in terms of kilometer. Okay? Pero paano kapag halos sabay mong nakita at narinig? Posible, sobrang lapit tumama ng kidlat. Pero, paano kapag narinig mo lang, pero hindi ka na nakapagbilang? Dahil naku lang tayo ng malay, posible sa'yo tumama yung kidlat. Kaya stay at home para safe sa kidlat, safe na rin sa COVID.